Well, so ayun mga kapatid, dumako na tayo sa pagsagot sa mga katanungan. Dito ay malalaman na natin kung sino ang responsable at nagpasara sa tinatawag na Divine Wealth and Assets o FM Wealth. At kung ano ang nakataling hiwaga at lihim na pinag-usapan ng dalawang magigiting na leader, si 737, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at si 777, King RP Rodolfo M. Palpalato. Heto na mga kapatid, atin ang alamin. What's your action for it becomes your habit? What's your habit for it becomes your character? What's your character for it becomes your destiny? What's your destiny for it becomes your goal? What's your goal for it becomes your goal? Seven 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 one star project kingdom of Marga presents. So ayun mga kapatid, sa huling topic na aking natalakay sa inyo ay tungang patungkol sa affidavit ni King RP Rodolfo M. Palpalato, at ang lahat ng nakapaloob rito ay mayroon akong ipinapakitang legal supporting documents. Sapagkat sa batas natin mga kapatid, documents are the best evidence. Well, magpapatuloy na tayo mga kapatid, at rito nga ay akin ang sasagutin ang katanungang alam kong matagal nyo lang nais malaman ang kasagutan. Dito ay malalaman na natin kung sino ang responsable at nagpasara sa tinatawag na Divine Wealth and Assets o FM Wealth. At kung ano ang nakataling hiwaga at lihim na pinag-usapan ng dalawang magigiting na leader, si 737, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at si 777, King RP Rodolfo M. Palpalato. Heto na mga kapatid, atin ang alamin. Ito ang iilan sa mga huling sandali ng pananatili ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos sa Malacanang bago siya ilisan papuntang Hawaii. At a palace news conference, his top general argued with him. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because there are many civilians near our troops and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said you talked to him and withdraw. My order is to disperse the crowd. You cannot do all the time, Mr. President. Without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Sa topic na ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, magbigay ako sa inyo ng mga palatandaan. Gaya ng taong 1986, nang huling panunungkulan ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos sa Malacanang. Ito na nga ang kanyang paglisan papunta ng Hawaii, Aiste, Hawaii. Tandaan mga kapatid, 1986. Mag-isip tayo mga kapatid, samahan natin ng malawak na pangunawa. Ang dating pangulo ay advance mag-isip. Panahon pa lamang ng taong 1983 at 1984 ay naisaayos na niya ang kanyang last will and testament. At rito sa last will and testament mga kapatid ay ating mababasa kung kanino nakapangalan, kung sino ang pinagbigyan ng dating pangulo. At ito nga ay nakapangalan kay King RP Rodolfo M. Palpalato, trustee, account signatory, Morningstar, FMCA-RP8384. Dito sa account signatory mga kapatid, meron akong kunting ipapaliwanag sa inyo. Bakit ang naunang nakasulat ay Morningstar? Ang Morningstar ay nagre-represent bilang anghel ng Diyos. Sila itong tinatawag na mga sinugo ng Diyos. Mag-ingat tayo sa kanila, mga kapatid. Eksodo 23:20-21. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin
ang inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Lahat ng isinugo, mga kapatid, ay mga morning star o tala sa umaga. Tinataglay nila ang pangalan ng Panginoong Diyos. Maging ang Panginoong Hesus man, siya ay morning star din. Ang unang morning star na nagre-represent rito, mga kapatid, sa Divine Wealth and Assets, ito ay nagngangalang Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana o Jose Rizal. Dahil ito ay parang larong relay, ito ay ipinasa sa ibang gaganap. So, from Morningstar to FMCA o Ferdinand Marcos Cash Account. And then, from FMCA to RP o Rodolfo Palpalatok with 000, 888, and 777. Ang siyang huling Morningstar na gumanap. Para sa inyong kaunawaan, sila po ay magkadugo. Ang last will and testament na ito ay naiayos noon pang taong 1983-84 bago pa man bumaba ng panunungkulan ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ay naayos na ang last will and testament. Ang tanong ngayon, mga kapatid, sino kaya ang magbibigay ng last will and testament kay King R.P. Rodolfo M. Palpalatok? Ito kaya ay mismong iabot sa kanya ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos o merong nakatalaga o personal na attorney ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos? Ito ang sikretong hindi nyo alam, mga kapatid, subalit ngayon ay malalantad na. Well, anyway, napakadali lang naman, mga kapatid, ang kasagutan doon. Siyempre, ang dating Pangulo ay meron ding personal attorney na siyang nakatalaga at nangasiwa sa kanyang mga kayamanan. At ito ay kanyang maipagkaloob lamang sa panahong lumisa na o wala na ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. At sino naman kaya itong attorney na ito, mga kapatid? At alam nyo ba na siya ang responsable upang ipasara ang Divine Wealth and Assets o tinagurian ding FM Wealth na ngayon ay nailipat na sa pinaka-mother account? Papaanong siya ang naging responsable? Bakit hindi si Mr. Marcos? Kasi, mga kapatid, wala ng power ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, sapagkat siya nga ay dinala na roon sa Hawaii. Lalo na ay makailang taon lamang idiniklara na rin siyang namatay. Noong naidiklara na ang kamatayan ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, doon na, mga kapatid, nag-umpisa ang napakaraming claimants, ang mga nakikialam at nakikisawsaw sa kanyang mga kayamanan. Hinahangad nilang ariin ang kayamanan hindi naman sa kanila, at maging hanggang sa kasalukuyan patuloy na pinag-aagawan. Napakarami ang nagpapanggap na anak daw sila ni Mr. Marcos. Ang tanong ngayon, nanganganak kaya ang lalaki? Napakaraming nagpapanggap na kilala daw nila si Mr. Marcos. Ang tanong ngayon, kinikilala kaya sila ni Mr. Marcos? Kaya naman, mga kapatid, para hindi magalaw ang FM Wealth o ang Divine Wealth and Assets, ito ay ipinasara ng Marcos Administrator, Caretaker at Attorney in Fact ng FM Wealth. Sino kaya ang misteryosong responsable sa gawaing ito? Well, well, nais nyo na bang malaman, mga kapatid? Interesado ba kayong matuklasan ito? Kung ganoon, subscribe ka muna, kapatid. Huwag kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga content na aking ilalabas. Please like, comment, and share. Mga kapatid, atin ang kilalanin ang Marcos Administrator, Caretaker, at Attorney in Fact ng Marcos Wealth. Ang taong responsable sa pagpapasara ng Divine Wealth and Assets at ang nagbigay ng full authority kay King R.P. Rodolfo M. Palpalatok.
Republic of the Philippines, Office of the President, Presidential Regional Assistance Monitoring Services or FRAMS, Malacañang, Manila. Certification. This certifies that in obedience to the command and in good examples of our Lord Jesus Christ, I, the undersigned, considered these 72 selected chosen few as the presenter and successor, utilizing the wealth of our Creator not only for the benefit of the people of the Philippine Islands and also the whole world. May God bless us. Maharlika R. Malyari, Executive Director, FRAMS Z2-RV, Administrator, Caretaker, and Attorney in Fact, Marcos Wealth. Ayan mga kapatid, nakilala na natin ang responsable sa pagpapasara ng Divine Wealth and Assets o Marcos Wealth. Ang Administrator, Caretaker, and Attorney in Fact ng Marcos Wealth. Ang lahat ng mga iniwan sa kanya ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ay ibinigay na niya kay King RP Rodolfo M. Palpalato. Kaya naman mga kapatid, ang Divine Wealth and Assets ay bukas na ulit. Nalalaman kong interesado na naman kayong malaman kung paano ito nabuksan at kung talaga bang nabuksan na. Well, sa pagkakataong ito mga kapatid, ay bibigyan ko kayo ng palaisipan ano ang nakataling hiwaga at lihim na pinag-usapan ng dalawang magigiting na lider. Republic of the Philippines, Office of the President, Presidential Regional Assistance Monitoring Services or FRAMS, Malacañang, Manila. Dated 10 of October 2018, reference number 18-1002. Mga kapatid, ipinapaubaya ko sa inyo ang pagbabasa sa mga nakasulat sa dokumentong ito. Maraming salamat. Kaya mga kapatid, kung anuman ang mga nangyari at mga pagbabago at ang mga nagawa ng dating Pangulong PRRD, lalo noong panahon ng pandemic, ni kampanti man lang siya at hindi nangamba at tuloy-tuloy ang Build program. Mag-isip ka kapatid at magnilay-nilay. Kung hindi mo pa rin maunawaan kapatid at nais mo pa rin ipagpatuloy ang iyong maling mga lakad, aba kapatid, isa na yang malaking kahangalan. Magbago na po tayo at magbalik loob sa Panginoon. So ayun mga kapatid, nakatapos na naman tayo ng isang episode. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Please huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, paki-hit ang notification bell para laging updated sa susunod ko pang mga content na ilalabas. Please like, comment, and share. Maraming salamat mga kapatid. God bless us all. Bye-bye. DJ Bar.